Wonder. Kung merienda naman ang hanap ng inyong sikmura, pwede pa rin bumida sa kusina ang unicorn fish o baggies. Gaya ng putahing ihahain ng ka-wonder nating si Aling Rhea. Tubong kuron at may-ari ng isang karinderya, ang kanyang Baggies Burger. Mismong ang laman ng baggies ang ginagamit ni Aling Rhea sa paggawa ng patty. Aalisin ho natin ang tinik at hindi siya masyado matinik, ano? Ah, hindi ho. So, medyo may konti lang sa gitna. Sa gitna lang. So, ganyan yan, ano? Tapos yung balat din ng ganyan. Kasi parang matigas yata yung balat niya. Oo, makapal ho kasi yung balat niya. Makapal ang balat niya. At least yung balat niya ang makapal. Saka tatanta rin sa maliliit na piraso. Sunod na ihahalo rito ang itlog, paminta, harina, breadcrumbs, at iba pang mga pampalasa. Pag na-mix niyo na yan, pwede na ho itong ipiprito na. Yun na yun. Ihuhurma ito ng pabilog, saka ipiprito hanggang sa maging golden brown. Bango? Tara, sarap iulam. Pwede naman ang ulamin talaga ito. Ang pwedeng ulamin, ano? Pwede na ang ulamin kaya, yan. Kaya huwag mo ilagay sa tinapay, ilagay mo sa kanin. Kaya ilagay sa tinapay, ilagay na lang sa kanin. Ayun! Wala pang 10 minuto! Ready to serve na ang Baggies Burger! Pwede rin itong lagyan ng kamatis at pipino para mas healthy. Tignan natin. Actually, hindi ko nalalasaan yung nilagay mo na bawang, may luya, saka sibuyas. Ang nalalasaan ko mas yung isda. Iko-compare mo sa burger or ito, mas gugustuhin ko ito dahil mas healthy, di ba? Dahil wala siyang lutuin. Mas madaling lutuin, ganyan. Ngayon kung ayaw mo kong lagay sa burger, pwede mo din siyang ulamin. Ang hinahanap naman ang panlasa ng bangkerong si Mang Kiko, tila kakaiba. Tawag nga raw itong isda, kahit hindi naman talaga. Ang hinahanting niya sa ilalim ng tubig. Sa labay, o mas kilala natin sa tawag na jellyfish. Kung tutusin, pinangingilagan sa dagat ang mga salabay. Ang mga galamay kasi nito, kapag nadikit sa balat, maaaring makasugat at makalason. Gayunpaman, para kay Mang Kiko, ang mga salabay biyaya raw ng karagatan at sagot sa kanyang pananghalian. Para hindi masugat o malason, pagkahuli sa salabay, kailangan daw munang tanggalin ang mga galamay nito. Hanggang sa ang matira na lang ang mismong ulo. Sunod na hiniwa ito ni Mang Kiko sa maliliit na piraso na parang gulaman. Hindi na nga raw ito kailangan pang lutuin. Ibababad lang ang salabay sa sukang gawa sa niyog na pinuguran ng sibuyas. Maghiwa tayo ng sibuyas, ilagay natin ng sa jellyfish kasi parang lasa ito ng pusit, matanggal ang lansa niya. At mayroon ka ng kilawing salabay. Tamang-tama ang lasa, parang lasang pusit. Adam-taman lang ang suka. Ang lasa niya, sir, parang gelatina siya. Kagat na yung lata ng suko, yung alat ng dagat kasi nakababad siya sa suka. Nagkagat na yung asim. Parang siyang gulama, no? Maging si Francis, abay, nakatikim din. Maalat-alat. Yung texture niya parang gulaman talaga. Pero paalala ng ating nutritionist, posibleng delikado sa kalusugan ang pagkain ng jellyfish o salabay, lalo kung hindi ito niluluto. Sa jellyfish, ang pinaka-dangerous thing about pag hinuhuli siya, syempre baka ma-sting tayo, lalo na kung venomous type. It's high in sodium, 5,000 milligrams per cup kasi siya, which is medyo sobrang lumalagpas na dun sa kailangan ng tao. So yun yung tinitignan ko na medyo
magiging careful tayo sa pagkain ng jellyfish kasi mataas siya sa sodium.